For today's video lesson that I'm going to upload later, and this is about Thursday this week, we're going to solve more problems regarding parabola. So last time, the questions or the problems that I have given you, usually those are the standard type of problems. So standard problems from having the standard form, changing it to the general form, and then standard form to graph. And then, of course, the general form to the standard form to the graph, which was the last upload that I have posted on my YouTube channel. Now, this time, I'm going to present you something of a reverse with something of a reverse of general form to standard form and then to graph. So, the problem goes something like this. Now, for the first problem, ito yung mga given sa kanya. So what we have here is the vertex. The coordinates of the vertex is given as 3 and negative 2. And then the coordinates of the focus is also given, that is 3 and negative 6. Now, ito, ang papansin nyo, hindi given yung general form o kaya standard form. What is given is 2 coordinates, the vertex and the focus. Ito yung parang reverse ng ginawa natin last time. General form to standard form to graph. This time, pag ganito yung given sa inyo, ang gagawin mo rito is that gagraph mo muna and then saka mo kukunin yung standard form and then after that yung general form. So parang baliktad ng last time. So ito nga yung mga hinihingi ko: general form, standard form, yung length of LR, the lattice rectum, yung orientation or yung opening, and then the end points of the lattice rectum. Ngayon, ito, vertex is 3 and negative 2, that is yan, nasa fourth quadrant siya. Kaya ito, kung makikita mo rito, yung parte na to, ayan yan. Ito na yung pinaka-origin niya. That is 0, 0. Ito may pulang dots na to. So, pag sinabi natin the vertex is 3 and negative 2, ibig sabihin yung x-axis nasa positive 3. So, nandito siya. And then, yung negative 2, that is the y-axis, nandito siya banda. And then, ang intersection niya, nandito na siya. Yan. Yung parte na yan. Ibig sabihin yung vertex na yan, nandyan. Nandyan na siya. Okay? Ngayon, ito yung vertex, yung focus naman ng susunod natin titingnan. So sabi dito, ang coordinates ng focus is positive 3, yun yung x-axis, which is the same as this one. Nandito siya. And then yung negative 6, that is yung y-axis. Ito is 2, 1, 2, 3, 4. So 2, 3, 4, 5, 6. So nandito siya, negative 6. Ito kasi negative 2 eh. Ito naman yung negative 6. Ito naman yung positive 3. Intersection niya nandito, yung dalawa. Which means yung focus is situated in this area. Ngayon, through inspection allows, malalaman mo na kung ano yung orientation ng parabola. Nandito yung vertex, that is 3, we have negative 2. And then, nandito naman yung focus, that is 3, and then negative 6. Ngayon, ito, yung focus, nasa baba ng vertex, which means, ibig sabihin niya, ng opening niyan will be downward. Hindi pwede maging upward yan. So, mayayari kasi dyan, ganito eh, yung focus parang siya indicator din kung ano yung opening. Pag nakita mo yung vertex at saka yung focus, yung position niya, malalaman mo na agad kung nasan yung opening nito. So, ito, yung vertex nasa taas, nasa baba niya yung focus, alam ko na agad, the opening is downward. So, parte na yan, nakuha ko na yung vertex at saka focus, malalaman ko na yung end points of the lattice rectum. At meron pa palang isang dapat malaman dito. Yung A, malalaman mo na, that is just the distance of the vertex to the focus. So, pag nakita mo to, ito, yung vertex na yan, and then yung layo niya sa focus, that is equal to A. Pag binilang mo yan, that is 1, 2, 3, 4, ibig sabihin, A is equal to 4 na siya. So, alam na natin yung value ng A. And then, pag alam mo yung value ng A, malalaman mo na rin yung endpoints ng lattice rectum. Okay pala. Ito pala yung party na to, sinabi ko kanina, kasi nalaman ko agad yung opening niya, pababa. Ito yung gagamitin natin. May quantity x minus h square. And then, itong part na ito yung negative. That is indicator that is downward. Opens downward. And then, yung A na ibigay ko na nga, that is the distance of the vertex to the focus. Kaya, regardless kung anong pababa, pataas, pa kaliwa, pa kanan, walang problema yon. Bilangin mo lang yung mismong distance niya. That is now the value of the A. And the A is equal to 4. Now, alam ko na yung value ng A that is equal to 4. Malalaman ko na yung endpoints ng lattice rectum. So, ito yung parte na to, pag downward at upward siya, ibig sabihin yung endpoints na ito, goes left or right. So, ang layo ng focus,
hanggang dun sa isang endpoint is actually 2A. So, left or right, parehong 2A siya. At ang A natin is equal to 4. So, 2A is just equal to 2 times 4, that is equal to 8. Ibig sabihin, from the left of the focus into the right of the focus, the distance of the endpoints, of one of the endpoints, is actually just 8. Ayan. Ito yung isang endpoints. Kung titignan mo maigi, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then estimate lang natin, ito na yung 8. Because this is actually yung layo niya. Ang layo na ito is just actually 2A. And then, yung isang endpoint naman, that is also 2A. Pag kinumbine mo yan, 2A and 2A, that is 4A. Which is equal to the length of the lattice rectum. So, alam ko na yung endpoints ng lattice rectum dito. So, pwedeng tingnan mo mismo sa graph, o kaya ganito na lang gawin natin. Mula dito sa focus, makikita mo 3 and negative 6. Now, yung negative 6 sa y-axis, hindi na siya magbabago. So, lahat yan, dadaan sila lahat dun eh, negative 6 na yan eh. Yung 3, magbabago yung x-axis mo. Pag sinabi ko na ang layo dito sa focus mula sa isang endpoint is 8, ibig sabihin, mag-a-add ka na lang ng 8 sa 3. So, 3 plus 8, that is going to be 11. So, ang isang endpoint na ito, yung nakikita natin dito, that is 11, and then negative 6. And then, yung isa naman, sa kabila, papunta sa left side, gamitin mo rin yung 3 dito, but this time, you're going to subtract 8. So, 3 minus 8, that's going to be negative 5 and negative 6. So, this is negative 5 and negative 6. Yun yung tinatamad ka na magbilang sa graphing paper. Ha? Pwedeng ganun na yung gawin mo. Pag papunta sa right, i-add mo yung length, yung 2A. Pag pakabila naman pa left side, i-subtract mo yung 2A dun sa x-axis. Kasi yung x-axis yung magbabago dyan eh. O ito yung pinakalengkot na lattice rectum. Tingnan mo, that is 4A. Alam ko A is equal to 4. So 4 times 4, that is equal to 16. So alam ko na rin. At ito na mismo yung parabola niya. Yung kulay pula na to. Okay, solve na natin yung mga hinihingi pa na iba. So nakuha ko na yung opening, nakuha ko na yung value ng A. Alam na natin yung vertex at saka yung focus eh. And then yung endpoints of the lattice rectum, nakuha na natin yung graph. This time, tingnan natin yung iba pang hinihingi. So, in this case, vertex is given as 3, negative 2. Tama naman. So, itong makikita natin, no, ito yung party na to, yung 3. That is the h. Ito naman yung k. So, 3 here, yung h is equal to positive. Which means, hindi mo babaguhin yung sign na ito. So, magiging negative 3 pa rin siya. So, sinubstitute na lang natin yung value ng h dito, positive 3, at dito nagmukha na siya negative 3. On the other side naman, makikita mo this is negative 2. This means, pag sinubstitute mo rito sa y minus k, magiging positive yan. So, positive 2 yung ilalagay mo dito, not negative 2, maraming nalilito dyan. And finally, for the last one, makikita mo this a is equal to 4. You're just going to substitute the value of 4 dito sa a. So, meron siyang 4 dito. So, ito, i-expand na lang yata natin to para makuha natin yung parang general form yata. So, standard form pala yung hinihingi. Okay. So, standard form kuha na to eh. Multiply mo na lang to negative 4 times negative 4. That's going to be negative 16. So, ito na yung pinaka-standard form niya. That's going to be quantity x minus 3 squared is equal to negative 16 and then quantity y plus 2. So, pag hinihingi yung standard form, ito na siya. And then, ano pa? Yung length of the lattice rectum, nabanggit ko na yung kanina, that is just 16. That is from endpoint to endpoints, that is equal to 16. And then, yung orientation, of course, may bigay ko na rin. That is opening yan. That is downward. Meron pa ba? Tingnan natin. Ayan. Tapos na. So, parang sinummarize ko na lang yung graph kanina. So, in this case, nakuha na natin yung standard form. We can now proceed to getting the general form of the parabola. Now, ito, ang una natin titignan is, of course, this one, pwede nating expand siya. So, hindi ko na gagamitin yung long method na ginamit ko before. Idiretsuhin ko na lang. So, ito, pag in-expand natin to using the FOIL method, o kaya yung shortcut method na lang, that will now be equal to x squared minus 6x plus 9. Kasi yung mangyayari dyan, itong 3, parang minumultiply mo na lang by 2. Eh. And then, yung square mo. So, pag di-square mo yan, that will always be positive.
So, square pa binomial yung ginagawa natin before. Pag minultiply mo yun by itself, it produces a perfect square binomial. Ito naman party na to, this is negative 16. You multiply this to y and then positive 2. So, this is now negative 16y and negative 32. Now, para makuha natin yung pinaka-general form, yung ditong part na to, we need to transpose it to the other side. We need to set the right side of the equation to 0. So, when we do that, negative 16y will become positive 16y and then negative 32 will become positive 32. So, ito na yung tsura niya. So, itong dalawa na to, nanggaling siya sa kabila, we set the value of the right side of the equation to 0. And then, they change the sign. So, yun ang rule niyan. Ngayon, ito, matatapos na to. So, mangyari dito, we just need to group it. Yung talagang arrangement ng tinatawag nating general form of the parabola. So, it could either be x squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. O kaya y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. In this case, x squared yung nakalagay eh. So, this is going to be x squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So, ito, unahin mo lang to. Ito yung unahin mo. Ito yung kasunod. And then, ito yung pangatlo. And then, you'll combine 9 and 32. So, pwede mo i-add dyan. That will become 41. So, final answer na ito is this one. So, this is now the general form of that parabola. From this one to this one. And we have gotten this from just the information o yung sabihin natin the given is only the vertex and the focus. Yung coordinates nila. Okay, let's now move on to the next problem. So, yung next problem na mga given, ito, vertex pa rin, pero directrix naman yung binigay. So, hindi yung focus. So, gagamitin natin yung dalawang given na to para malaman natin. Ito yung mga iniingi. General forms, standard form, focus, orientation, length of LR, and then endpoints of LR. Now, dito, malalaman mo agad yung position niya eh. Kailangan dito i-graph mo kasi muna. So, pag ginap natin to, that is 0 and 2, which means nandito siya, ang vertex niya. Hindi pa natin alam kung ano yung position, pero makukuha natin yan kasi given yung directrix. So, 0 and 2, ibig sabihin yung x nasa 0, nandito siya. And then, positive 2, which means yung y, nandito siya. So, ang vertex is nandito. Ito siya. 0 and 2. So, yung party na yan, dito yung pinaka-vertex, hindi pa natin alam yung kung ano yung position. Now, that is given by the directrix. Kailangan malaman mo. Now, yung mga recent example ko, hindi ko masyado binibigyan ng tone yung pansin yung directrix at saka yung ano eh, yung axis of symmetry. Kasi most of the time, pag oras na sabihin natin ang given is standard form o kaya general form, hindi mo naman kailangan alamin eh, o kaya mailagay mo kung ano yung equation ng directrix para mabuo mo yung graph ng parabola. Kailangan mo lang talaga dun yung focus, portion vertex at saka yung endpoints ng latus rectum, and then alam mo na yung directrix parang hindi na masyado, pero this time given yung directrix eh. Ngayon ang tanong dito, paano mo lalaman yung directrix? Yung directrix, pinasend ko yan before sa inyo ng klase natin, yan yung linya na parallel sa latus rectum. At the same time, yung directrix parang ano siya eh, yung vertex, focus at saka directrix, parang tatlo yan eh, and then yung vertex, siya yung lagi nasa pinakagitna. Siya yung pinaka-midpoint. Ito, para malaman natin kung nasaan nakalagay yung directrix, given siya by this one, y is equal to 1. Which means, this is a line that passes through the y-axis, which is equal to 1. So, ito lang yung directrix niya. Ayan yung nakikita niyo yung kulay dilaw na line. So, titingnan mo maigi na to, isang linya lang to, hindi siya dadaan sa x-axis. Pero dadaan siya sa y-axis, itong party na to, that is equal to y is equal to 1. Yun ang ibig niya sabihin. So, pag nakalagay nakita mo directrix y is equal to 1, ibig sabihin yung linya ng directrix na yan, dadaan siya sa y is equal to 1. Ibig indicator na agad dyan na yung parabola mo either is upward o downward. Depende kung ano yung position. So, pag sinabi ko, sabihin natin, baguhin natin. If this is actually y is equal to negative 1, dito dadaan yung linya na yan. That is y is equal to negative 1. Ibig sabihin, makikita mo yung dilaw na linya na yan, nandito siya. Pero that is y is equal to 1, so ibig sabihin, nandito yan. Ngayon, very important na malaman mo to kasi yung vertex, tapos yung layo niya sa directrix,
that is also equal to A. Pareho yan eh. So, yung vertex to the focus, that is equal to A, yung distance niya. Yung vertex then to the directrix, that is also equal to A. So, nasa pinakagitna talaga yung vertex natin. That is 0,2 ngayon. Ang mangyayari dyan, pag nakuha ko yung value ng A, which is kita agad, that is equal to 1, alam ko na rin kung nasaan yung focus. So, yung focus na yan, nasa reverse side na ito. Parang kayong counter, yung mirror image ng directrix. So, kung ito, mula sa vertex to the directrix equal to A, ang focus, nandito naman siya. That is also equal to A, is equal to 1. So, nandito yung focus. So, yung focus, ayan siya. O, A daw is equal to 1. Ayan. Sa parte na yun, makikita mo, nandito yung vertex, nandito yung focus. Yung focus is above the vertex, which means that opens upward. So, yung gagamitin na nating formula dito, eto. Eto pa rin. Kasi quantity x minus h squared, that is an indicator of upward or downward. And then, eto, nakikita mo, this is a positive. So, that means that is upward. So, mangyari, eto na yung pinaka-focus niya. Yung coordinates ng focus, kita ko na agad dito eh. So, ang coordinates ng vertex, that is 0, 2. And then, one space lang pataas, that will now become 0 and 3. So, kuha mo na yung diyan ng focus. Yan na siya. Okay. Pagdating dyan, makukuha ko na yung dalawang endpoints ng lattice rectum. So, still, this is an upward. So, ibig sabihin, ang endpoints ng lattice rectum is nasa left side or nasa right side ng focus. And A is equal to 1 from focus to one of the endpoints, that is equal to 2A. So, 2 times 1, 2 lang yan. So, makikita mo dito yung distance niya. Dalawa lang, di ba? 1, 2. And then, on the other side, 1, 2 rin yan. So, ito na yung tsura ng parabola mo. Yung isang endpoints ng lattice rectum dito, madali. Yung the right side, sabihin natin, what is ano? 0, 3 nandito, hindi magbabago yung y niya, 3 pa rin yan. Pero yung 0 mababago kasi to the right side, magdadagdag ka ng dalawa. So, that's going to be 2. Oh, ito na yung pinaka length of the lattice rectum. Yung endpoints, yung first one, the right side, that's going to be 2 and 3. And then the other one, maminusan mo ng 2 from the focus, that is 0. 0 minus 2, that is 2 negative 3. At ito na yung pinaka-parabola niya. So, ito na po yung itsura niya. Okay, kumpletuhin na po natin yung hinihingi pa na iba niya. So, ito na yung nakuha ko. Ito yung formula na gagamitin natin. We're now going to get the standard form first. The vertex is already given, that is 0, 2. Ibig sabihin na ito yung h, ito yung k. So, ang a is also nakuha na natin, that is equal to 1. So, isa-substitute na lang natin yung mga value na ito. Itong 0 na to, ito wala naman itong sign, positive, negative. So, that will be still negative yung nakalagay dito. Ito yung 2, makikita mo, this is a positive here, which means negative yung nakalagay dito ngayon. Yung iba kasi binabago yan eh. Minsan nakakalito talaga yung ano yan eh. So, pag positive yung nakalagay dito, negative na yan. Okay na yan. And then, we have a is equal to 1. Ito na siya. Pinalitan na natin. So, ito, x minus 0 will just be x lang yan. So, ang kakalabasan nito, this will just be x squared. Ito naman, 4 times 1, that will still just be 4. So, standard form niya, ito na itsura niya. X minus 0, quantity x minus 0, dapat niya x na lang yan eh. Is equal to 4, and then quantity y minus 2. Pag nakita mo, x squared lang is equal to 4, quantity y minus 2. That is accepted. Kasi 0 naman yung nakalagay dito. Kaya pag nakita mo nga x square, okay na yan. Okay na yan. Okay. Pagdating dito, yung length of the lattice rectum, ang a natin, that is equal to 1, you multiply it by 4. Ito siya. Ito lang yan. Tingnan mo lang yan. That's the length of the lattice rectum. So, that is equal to 4. And then, finally, we have the orientation given na, of course, that is upward. Okay. So, punta na tayo sa pagkuha natin ng general form niya. Ito na lang yung nawawala. So, etong parte na to, this will just be x square. Hindi mo na-expand to, 0 to eh. X minus 0, x lang yan. So, x square, wala na expansion. X square na lang. Eto, i-multiply mo na lang yung 4 sa y, and then 4 times negative 2. So, that will become x square is equal to 4y, and then negative 8. And then, you transpose it to the other side because we need to have the other side set to 0.
So, magiging negative 4y ito. Ito naman magiging positive 8. At ito na, yung tinatawag nating general form of this parabola. So, kuha na natin yung general form, standard form, at saka yung iba pa niyang hinihingi. Yun lang po yan. Pero ano ba? Okay, for the last problem, ito na. So, vertex still given, that is no, negative 4 and then 3. And then, this time, wala siyang given na directrix, so kaya focus. Ang binigay sa kanya, horizontal axis, passing through point 2, negative 2 and 7. Still, ito pa rin yung mga hinihingi sa kanya. General form, standard form, focus, length of the lattice rectum, orientation, and then endpoints ng LR. So, again, ang una natin gagawin dito, kailangan i-graph natin siya. Ngayon, pag may nakakita kayo ganito, passing through point negative 2 and 7, ano siya? Ibig sabihin, it's a point na dinaanan ng parabola mismo. Yung curve ng parabola, dumaan siya dyan. So, in this case, bibigyan ko muna kayo ng konting paalala kasi yung example na to, dapat hindi ito yung binigay ko eh kasi baka malito kayo sa dulo. Pag sinabi nating axis passing through point negative 2 and 7, that is the point na dinaanan mismo ng parabola. That is not necessarily the endpoints of the lattice rectum. Ah. Kasi sa dulo makikita mo, nagkataon yun yung endpoints niya. Eh. Yan, binigay ko na yung spoiler. Pero hindi laging ganun. Nagkataon lang. Sabi ko na parang sana hindi ito yung binigay ko na example. Okay. Pag nilagay natin yung vertex, sabihin natin that is negative 4 and 3, ibig sabihin nasa second quadrant siya. So, negative 4, ito siya eh, negative 4. And then yung positive 3, nandito siya. And then, ibig sabihin, ang intersection niya, the vertex is here. So, vertex, ayan siya, nakalagay. And then, sabi niya, the oris, passing down to points 2, negative 2 and 7. Ang negative 2, nandito yung negative 2 eh. And then, ang positive 7, 3, 4, 5, 6, 7, nandito siya. So, ibig sabihin, yung parabola na to, dito siya dumaan. So, mangyayari, ayan, nilagyan ko na. Ito na siya. Kulay dilaw. So, pag ganito ang tinitingnan natin, dalawa yung pwede natin isipin na itsura ng parabola mo. It could either go up, hindi siya pwede maging down. Kasi, kung pababa yan, hindi siya dadaan dito. It could either go up, o kaya it could either go right. Hindi rin siya pwede maging left. Kasi pag nag-left to mula dito sa vertex, hindi niya dadaanan to. So, ganito yung ibig sabihin. Yung first assumption dyan ng mga estudyante is that it could either go up. Ito yung parte na to, nakikita mo yung parabola, dumaan siya dito. Ito. Or, it could either go right. So, hindi natin alam. Now, yung isang clue dito, ito binigay na niya horizontal axis passing. Pag sinabing horizontal axis, ang ibig sabihin niyan, that is the axis of symmetry. Now, yung axis of symmetry, yan yung dumadaan yung focus at saka yung vertex. So, yung vertex at focus natin, dumadaan siya doon. Siya yung nasa pinakagitna ng parabola. If you go back to the parts of the parabola, makikita mo yan eh. Siya yung pinakagitna. Parang hinahati niya sa parabola yung dalawang equal parts. Into two equal parts. So, mangyari, pag sinabi natin horizontal axis, ibig sabihin, nasa horizontal axis yung axis of symmetry. Ganito na itsura niya. Ito na siya. Itong party na yan, this is now the axis of symmetry. So, pag ganito ang itsura niyan, hindi na siya pwedeng upward. Kasi pag upward dyan, yung focus niya, pupunta yan dito eh. At dapat, hindi, pag pumunta dito yung focus, ibig sabihin, hindi dyan dadaan yung axis of symmetry. Yung focus, yung itong vertex na ito, tsaka yung focus, dumadaan siya dito sa axis of symmetry. So, ibig sabihin nito, ang opening ng parabola, based on this one, horizontal axis, will now be to the right. Hindi na siya pwedeng upward. So, kasi yung focus, kailangan dumaan din dito sa linya na yan. Eh. Pag naging upward dyan, hindi dadaan yung focus dyan. Okay. So, ngayon nakuha ko na that this is to the right, ito na yung gagamitin ko na form niya. So, ito, sa akin mo galing to kasi nakita ko na yung opening ng graph eh. So, ito na yung gagamitin ko. Yung quantity y minus k squared, that is could either open left or right. Pero nakita ko, this is positive. So, ibig sabihin, nakita ko rito, this is going to the right. So, ilalagay ko dito is positive 4a. Hindi ko ilalagay negative 4a. Okay. Ngayon sa party na to, pagdating na ito, ito na yung nakuha natin. Ito na yung gagamitin natin na para sa standard form. And then, given na yung vertex, that is negative 4. And then, we have 3.
So, eto kay malilito ha. Ako nalilito rin madalas dito. Eto yung H, eto yung K. Which means eto, sa substitute mo dito. Eto naman K, substitute mo dito. Ang iba kasi nalilito dyan eh. Etong 4 na to, eto yung nilalagay nila dito sa K. Ay, basta nangyayari yun. Pag ganito yung itsura ng parabola, nagkakalituan sila dyan sa substitution. So, nakita ko naman dito yung H dito, that is negative 4. Which means, pag sinubstitute ko dito, dapat magiging siyang positive 4. Ito, walang problema. This is positive 3. Pag sinubstitute ko dito, that's going to be negative 3 pa rin. So, dapat ano to? That's going to be quantity y, negative 3. Ito na siya, oh. Y, negative 3. Yan, naka-color code na. And then, ito naman yung negative 4, naging siyang positive 4 dito. So, pag tinignan natin to, tatlo dito yung nawawala eh. Ito yung A, wala rin. Ito rin yung X. Ito yung A, kailangan makuha natin. Pero hindi given yung A eh. Meron pa tayo isang given na pwede natin magamit. Kailangan kasi dito makuha natin yung value ng A. And that is yung points. Yung dinaanan mismo ng parabola. So, yung point na given dito is actually, the value is actually XY. And that is negative 2 and 7. This means, itong X na to has a value of negative 2. And then yung Y naman has a value of 7. We're just going to substitute the value of X here. Magiging siya negative 2. And then, yung Y naman is equal to 7. Substitute natin sa value dito. Para makuha natin yung value ng A. So, ito magiging lang siyang 7 minus 3. Quantity 7 minus 3 square. Is equal to 4A. And then, quantity negative 2 plus 4. So, pinalitan lang natin yung value. 7 minus 3, that's going to be 4 square. Ito naman, negative 2 plus 4, that's going to be 2. So, ito makikita mo, isa na lang yung unknown niya, A. So, yung A makukuha na natin yan. 4 squared, that is 16. And then, 4 times 2, that is equal to 8. So, ito na siya. Ang gagawin mo dyan para makuha yung value ng A, of course, eliminate natin yung 8. Divide mo both sides. So, ayan. Sa party na yan, malalaman ko na yung value ng A, that is equal to 2. So, pag nakuha ko na yung value ng A, madali na to, makukuha mo na yung nakukuha mo na yung standard form mismo. Kasi, kuha ko na yung value ng A eh. Okay, tuloy na natin. So, kuha na natin yung value ng A, that is equal to 2. And then, horizontal axis, ito na, passing through, bumalik. Nasaan na siya? Eh, makukuha ka na yung pinaka-focus niya kasi alam ko na yung alam ko na yung value ng A eh. Yung value ng A is equal to 2, and therefore, this opens to the right. Ibig sabihin, yung focus, ito, is at the right of the vertex. So, kung ito yung vertex natin, nasa negative 4 and 3, and then ang value ng A is equal to 2, that is equal to 2, 2 siya. So, ibig sabihin, 2 places to the right of the vertex, that is the focus. So, ito na siya, yung focus na yan. So, yung focus makikita mo na dito eh. Nagbago yung position ng X eh, ng X-axis. So, this is actually negative 2, and then 3, hindi magbabago yung Y. Dito siya. And then pagdating dito, ito yung sinabi ko kanina nung una na medyo nakakalito eh. Kasi baka i-assume ng mga estudyante, laging ganun. Etong parabola na to, nagpa siya dito. So, nagkataon lang, mukhang dito rin tatama yung isang endpoints ng lattice rectum. Ito kasi pwede kahit saan to eh. Yung passing na yan, pwedeng dito siya, pwedeng dito, pwedeng dito. Yung dilaw na yan. Pero sabihin natin, that's A is equal to 2, therefore 2A is equal to 4. So, 4 places up from the focus, ibig sabihin, nandun yung isang endpoints. And then, 4 places down, nandun yung isang endpoints. O, ito nga, tumama siya doon. So, by coincidence, tumama siya doon. Pero, hindi laging ganun, ha. Huwag natin i-assume na pag sinabing passing through point negative 2, 7, or kahit anong points, huwag nyo assume na yun yung endpoints ng lattice rectum. Kasi pwedeng kahit anong points yan. So, ito naman yung isang endpoints of the lattice rectum. Okay. Yung focus, negative 2 and 3, ang magbabago dito kasi this is up and down. Ibig sabihin, magbabago yung value ng Y. Yung value ng X, hindi na. So, yung dalawang endpoints dito, kasi up and down to, pareho na sa negative 2 yung simula, yung X. Yung Y yung magbabago. At saka alam ko, 4 yun eh. So, mula sa focus hanggang sa endpoints, that is 4, that is 2A. So, dadagdag ka lang rito, yung pataas, 3 plus 4, that's going to be 2 and 7. Ito na siya. 2 and 7. Ito, 7. Oh. Pinagdagan ko ng 4. Mula naman dito, positive 3 minus negative 4 minus 4, parang ganon. So, that is going to be negative 1.
So, ito na yung mga endpoints niya. That is negative 2 and 3. And then the other one is negative 2 and negative 1. Pwede na natin kunin yung dalawa pang hinihingi, which is actually the standard form. Tsaka yung general form na ito. So, ito. Ito nakuha na natin to eh. And then, ang given is negative, vertex negative 4 and then 3. And then after that, nakuha na natin yung value ng a, that is equal to 2. So, hindi na natin kailangan nilagay dito yung mga points, yung x, y. Because this time, we're going to get the standard form of this parabola. So, yung x at saka y rito, mariretain, ang papalitan lang natin yung value, yung h, k, at saka yung value ng a. So, ito yung kakalabasan sa kanya. So, on this side, as you can see here, this is 4 times 2. You just multiply it para makuha natin yung tinatawag na value ng 4a, which is equal to a, 8, which is also equal to the length of the lattice rectum. So, pag nagawa natin yan, that means we already now got the value, the standard form of this parabola. This is now the standard form. And then after that, yung length of the lattice rectum, ito na siya, that is the 4a, that is equal to 8. Oh, ito na siya. Hindi siya 16, katulad ng kanina. Okay, the last one that we're going to get is the yung tinatawag nating general form. Now, the general form, we could obtain this one from the standard form. And we have just recently gotten the standard form. So, this one, we're going to expand it, quantity y minus 3 squared. That will now be written as y squared, negative 6y plus 9. And then this one, 8, we'll just multiply 8 to x and then 8 to 4. So, this is y squared negative 6y plus 9 is equal to 8x plus 32. So, for us to get the general form of this one, we're going to transpose these two terms to the other side because we need to set the value of the right side of this equation to 0. So, positive 8 plus 32 will become negative 8 minus 32. So, ito na siya. And then, we're going to just rearrange it. This time, it's still going to be y squared plus dx plus dy plus f. So, this is the first one. Okay na yan. And then, susunod natin to. This one. And then, this one. And then, you combine 9. And then, minus 32. So, mangyayari, this will now become y squared negative 8x negative 6y negative 23 is equal to 0. So, yan na yan. This is now the general form of this parabola itself. Thank you. Basta pa.